Fuck. So ito mga maano yung lalamunan ko na naman. Dahil tingnan natin. Gina, kung Gina sila. Antayin natin, no? So go na yung ano, game mga brother. Huwag na natin patagalin to dahil ako excited na mapanood sila again. 'Di ba? Kahapon was very exciting. Pero ito na. Move on na tayo mga brother. We will now move forward sa ating pickings mga brother. So now, tingnan natin kahapon malamang sa malamang na pag-aralan na nila kung ano ang magiging setup dito ng bawat isa. Alam na nila, medyo nagkaroon sila ng idea, ng hint kung paano nila, paano ginagawa ng both teams. Ay puta, ay, teka lang ha. Wala yung camera ko ha. Okay, insert ko yung mukha ko, man. Hindi pwede wala yung mukha ko, no? Para maumay kayo. So, ayan, mga brother. Ayusin natin ito. Ayan. So, first ban coming from the side of Team Synchronized would be the Ling. Then, so, it's a basic ban. We have ban Claude and ban Ling. So, walang planong gamitin ng Synchronized ang Ling. And then, wala naman din planong ibigay ng King Langkil sa Gapo ang Claude dito sa side ng ating Synchronize. Kaya natin uminom tubig, men. Dahil mahaba to. Because we're planning na tapusin natin itong tournament today dahil sa mga nangyaring aberya yesterday. So, pero depende ha, mga brother ha. Pwedeng pag-usapan niya kung di na nila kaya, men. We can resume the other matches. Let's say gustong-gusto ko matapos hanggang final sana. So kung talaga hindi kaya ng mga nasa finals na ang best of 5 today, we'll move forward tomorrow mga brother. So remaining bands were Popol PNK on the side of Synchronize and we have here Yuzong on the side of team King Langkit sa Gapo. Then first pick, tignan natin mga brother kung paano nila magiging setup to. You need not to pick Kufra readily. Depende sa setup nyo dahil meron pang Atlas. Meron pa tayong offlaner. Esmeralda is open mga brother. Marami pa dyan. We still have Uranus. We still have Lancelot. Ang dami pa. So we have Jawhead. Interesting mga brother. First pick dito coming from the team Synchronized would be the Jawhead. Then dito, maraming open on the side of King Langkit sa Gapo. So we have Atlas. For the tanks, Atlas, Kufra. For the offlanes, Esmeralda. Mid lane din pwede yon. Pwede sila mag 1-2-2. Then we have the Uranus. And X-Borg medyo nagiging down sa meta ngayon. Pero viable pick pa rin siya. Masha, underground meta mga brother. So they went for the X-Borg. Ayun na nga. Then Esmeralda mga brother. Di nila pinapansin si Uranus. At depende. Tingnan natin kung depende kung 1-2-2 kahapon ginawa nilang support dito ang X-Borg. Baka ganun pa rin ang gawin nila. Diba? Since nakita nila kahapon na Hellcurt is still open mga brother. We have Hellcurt, we have Kimi, we have Kari also. So kahapon sa 1-2-2 na na binibigay na itong Kimi, andali niya makapoke and makadamage without yet getting hit mga brother. So I'm guessing this is a 1-2-2 setup from the side of King Langkit sa Gapo mga brother. Just tingin ko lang ha, I'm not sure mga brother, pero tingin ko lang ganun ang mangyayari. So eto na, bans, we still have available bans for the side of I think Kufra will be banned or Hylos. Marami naman choices dito ang team ng King Langkit sa Gapo. Hindi, ang ban na yun para sa team ng Synchronize. Pero offlane should be banned and support. Kaja is still available mga brother. Depende kung kukunin yan. Ayan, binan na. Your team is banning.
Kaja is banned on the side of King Langkitsaga po mga brother. And still, wala pang tank dito. Hellcurt was banned. Akala ko gagamitin na rin. Nana? So let's see, tingnan natin ah. This is very interesting. Pero I doubt gagamitin nila ang Nana since this is game 3 mga brother. They won't risk anything. Lalo lang ngayon mga brother. I'm sure. Ayan, Valier. So Valier was picked. Maganda rin counter yan para kay Atlas mga brother. Tingnan natin. So, Farsa is a very good support mga brother. Now Masha, tingnan natin ah. Ito interesting. To Masha is not seen mostly sa ating tournament pero on rank games mga brother ginagamit yan. Lalo mga pro players niya, nakita niyo si Flap TZ ginagamit nila yan sa tournaments, international tournaments yun. So ito we have Cho. I'm guessing this is a 1-2-2 mga brother ha. I'm really sure mga brother, I'm really sure this is a 1-2-2 setup coming from the side of King Langkitsaga po. I'm sure talaga 1-2-2 setup. Ay hindi! So this is a 1-3-3 setup mga brother. Ay 1-3-3 1-3-1 setup. Yeah, so we have Harit as the core. Offlaners would be the the Uranus and then the Esmeralda. Then we have the support Xborg and support Valier. So wala nang tank mga brother with this lineup. I'm going to the side of Synchronized. Lineup lang ha, pero sa rotation pa rin magkakatalo. Pero sustain wise malakas dito ang team ng King Langkitsaga po mga brother. So now let me just introduce both teams mga brother. So we have here on the side of Synchronized, blue side we have Wendell for the Farsa, Rogbu for the Jawhead, Hi-Hi for the Atlas, Rinka for the Cho, and Leo for the Kimi. Nagbaliktad sila ng role mga brother ha. Now on the side of King Langkitsaga po, red side, we have Kisi for the Harith. Makikita nyo, Kisi for the Harith, Kurt for the Uranus, and then Max for the Valier, Liam for the Xborg, and then King Cutie Forever for the Esmeralda. So, nagpakita na dito ng badge, no? Si brother Kurt. So, eto siya, Misamis Oriental number 2 Uranus. So, tignan natin mga brother kung uubra, anong mangyayari. I'm so excited kung paano nila gagawin to. Ayoko na magbigay ng predictions mga brother. Wala na naman yung camera ko dito sa kabila, no? Pero ayan natin yan. Now, we will move forward to the land of Dawn mga brother. Post daw, maagang post yun mga brother. Maagang post, tignan natin. Mamaya na, mukhang hindi pa tapos ang Rosario ng team Synchronized. Pero I doubt kailangan nila yun dahil sa lakas na pinapakita nila. No? Teka na, nagpa-post ang team ng Synchronized. So, wait lang tayo mga brother. Tingnan natin ano mangyayari. This is game 3 of yesterday's match. Itutuloy lang natin to. We'll wait for them teka na. Ayan na. Gina raw. So, may commercial break lang. May commercial break lang mga brother. Let's go mga brother. Tingnan natin kung ano na ang lalabas sa tawas mga brother, 'di ba? Kung ika nga sa kasabihan ng kung 'yan ang lumabas at kung anong lumabas sa tawas yun na. Pati pato panabla na mga brother. So now, makikita natin dito, this is a 1-2-2 at hindi. So the 1-3-1 pa rin. Both teams are 1-3-1 mga brother. So now Liam being aggressive with the Flame of Rekka dito. Max using the Valier as a support mga brother. So now they will just go for the buffs muna mga brother na. Whereas, ito namang ating King Langkitsaga po is going for the Wanderer, mga brother. So, wala lang. This is a very passive laning, very passive rotation. Kasi on the early game, medyo alanganin dito si, pero tingnan si Brother Wendell, manggugulo ba? Hindi. Pinagamit lang siguro yung retry, mga brother. Pero kasi ito, Kisi using the Harith, is very dependent sa buff. So, they need to be careful, mga brother, on engaging sa team ng Synchronized kasi masyadong masakit din ng early game nito. Nga, tingnan mo si Brother Hi-Hi masyadong aggressive pero Lewin taking all the damage, flicker out dito si Brother Wendell. Ang ganda nun, tamang paramdaman lang kung anong kaya nilang gawin nun sa isa't isa mga brother. Yan lang, umatras kay Rogbu, medyo delikado, lugi nga with this laning mga brother medyo lugi dito ang Jawhead dahil post again mga brother nagre-recon. Ayan, so okay lang yan. Meron tayo isa pang referee dito mga brother.
Kaya ako hindi na ako kabado. Converge, do your thing. Surprise me again. Well, no problem for me. Importante sa akin is meron tayong another referee dito sa tabi. Itong account na to, sa cellphone ko, nakakunik yun sa iba. So, wala na tayong pakialam dyan, man. Surprise me all you want. Di ba? Pero wag naman sana. Five minutes. So, magpapalit na lang phone, mga brother. Wala pang problema. Standing pala. Oh, ayusin ko lang. Okay. Guys, kakagising ko lang eh. Relax lang. Yan. Binago na natin, men, ha. Rayago na natin, ha. Wala mga galit, ha. So, wait lang. Nagpapalitan ng phone yung isa, mga brother. Post lang yan. Walang kukuluan dugo. Maraming sala. Pakagaga. Shout sa'yo, Madam Sha. Maraming salamat sa 50 stars. And then, shout sa'yo, Brother John Allen, Dimla. What's up, brother? Ito na. Isang post pa. Yes. First post would be 5... Team na... Tingnan natin, ha. Nagpalit na ng phone. Wait lang daw. So, nagpalit ng phone. Gamit niya kasi daw kanina is Cherry Mobile. So, medyo alanganin. Gumamit na kayo ng iPhone 11, mga brother. Para hindi raw lag, di ba? So, kinakain yung graphics siya, mga brother. Shout out to Brother Chic Villegas. Shout out to Brother Kyle P. Reyes. Shout out to Brother Dwayne Yung. Shout out to Brother Wawi Pareha. Shout out to Brother Phoebe Hilio. Shout out sa inyong lahat, mga brother. Shout out to Brother Eduardo Brier Velasco Jr. Yan. Shout out sa inyong lahat, mga brother. And please keep on sharing the live, di ba? To show support sa inyong teams. And excited ako dito sa laban na to dahil pare sila malakas. Nag-cherry lobat kasi. After first 5-minute pause. Yan. After first 5-minute pause, mga brother, pwede pa mag-second pause na 5 minutes. So, yun lang yung maximum. Yun na yun, mga brother. So, yan. Antayin na natin to. Game na. Ayan. Let's go! So, nagkaroon na ng... commercial sa grit, mga brother. So, ito na. Resume na natin ang game. Ayan na, mga brother. So, gaya nga na sabi ko kanina, lugi, eagle dito sa laning si Kurt just standing on the brushes, mga brother, talaga to. Pero ito yan, puta na bate. Masama batiin si brother Kurt. Namimigla. Diba? Pero ito nga sa laning, mga brother, medyo eagle dito si brother Johead against an Esmeralda dahil sa shield. Dahil yung ejector is nagpa-pop up din ng shield. So, ayan. Kumakain ng shield dyan sa Esmeralda. Ayan. Mahirap yan. Ito naman si Brother Kurt. Lamang din dito against Rinka, mga brother. Depende na lang sa discarte niya, no? So, rotation dito. Makikita natin, mga brother. Lew, together with Bendel, going upstairs sa ating top tower. Trying to be aggressive against Brother Kurt. Whereas, ito naman, counter push, counter objective ang ginagawa dito natin. Pero, delikado si Brother Kurt, na-take na nga mga brother. Four-man gank, mga brother, ang ganda nun. Whereas, ito naman si Brother Rogue, tamang depth lang sa mid. Pero, yan nga, sinasabi sa inyo, ego lang Joet against Esmeralda. Whereas, ito naman si Casey, together with Liam and Max, trying to push and maximize the objective, mga brother. Pero, hindi, wala nang creeps. They won't continue anymore, mga brother. Na-take na rin naman na, ang top tower ngayon pa lang na matitake ng Team Synchronize. Pero hindi, Brother Kurt is defending well the top turret. Esmeralda, King Cutie Forever trying to back Kurt up. Pero si Lewin medyo malalim, tamang flicker out, pero nag-miss ang Starfall, mga brother. Falling Star Moon pala ang tawag doon. So ito, tamang balik lang sa buff si Brother Casey natin. Casey, Liam is
very magandang ginagawa niya na Liam is giving vision and trying to be aggressive and being the bodyguard of Casey together with Max on the back lanes, just poking out with the fireballs, mga brother, and searing torrents. Kaya mag-Max now on the brushes, pero level 4 dito si brother high-high. Now high-high trying to be aggressive when they're knowing his position, pero nag-SS dito si brother Harit. Rogue Boo nasa gitna ng kaguluhan. Masama to, iniwan na lang kanya mga tropa. Ang sama nun, mga brother. Naku po. Nagkaroon ata ng miscommunication, pero ito brother ha, Kurt trying to be aggressive to mga brother. Kurt diving in, pero hindi. Muntik niya na matake si Lewin. Now, map control mostly is being controlled by the team. King Lang Cute Saga po, very well executed mga brother, and miscommunication on the part of Team Synchronized. I don't know what happened mga brother, pero ayun, Rogue Boo went in, dove in mga brother, but without any backup from Hi-Hi, Lewin, and Wendell. So nagkaroon sila na miscommunication. Let's see kung ano mangyari Hi-Hi dito, mag-set up ba mga brother, pero hindi, mambaut na lang din. Max is a threat. And ito mga brother, Brother Rinka, Way of the Dragon against Brother Kurt. Pero hindi, na-survive ni Brother Kurt. Ang kurat, Rinka now down. Mga brother, delikado dito. 2-1 standing lamang sa kills dito ang team King Lang Kitsaga po. Pero pagdating sa pera mga brother, Lewin! Namatay mga brother. Ang gandang take to ni Brother King Cutie Forever. Outdrafted ata dito ang ginawa, ang nangyari. Pero outrotated din ang team synchronized dito ng Team King Lang Kitsaga po. So they want a fast game mga brother. Ayaw na nilang patagalin to. Ayaw na nilang bumaba sa lower bracket. They want to face the winner from SRB or from SRB and Imba Zambales. Signan natin kung anong mangyayari mga brother. So far, the game is being controlled. The map is being controlled by team. Pero ito, tinasabi siya, Rogue Boo is very... Naku po. Rogue Boo is delegates mga brother. Diba? Delegates yan against an Esmeralda. Ngayon, yung first... Since na-prioritize ang Joed, hindi Joed was countered and not being felt. Pero ito hi, pero Purify gamit ni Max mga brother, just to mamba out mga brother. Nako, feathered airstrike, pero ang ganda ng flame shot doon mga brother. Tamang-tama, wasak na wasak from Wendell mga brother. Delivery boy ang datingan ng mga brother, on point. Pero ito, we still have an objective mga brother. We have the turtle. It will be taken by Akisi, pero nakaabang si Brother Rogue po. Papunta naman si Brother Wendell, pero hindi. Secured dito ni Brother Akisi ang, together with the Retribution, secured ang turtle. So objective was taken, second turtle was taken by team King Lang Kitsaga po. Pero ito, brushes after brushes, checking mga brother. Pero Rogue po, delikado, ejector, wala pa rin. Flicker out, wala pa rin. Pero si Liam pumasok, hindi pa rin. Naku po, mission failed mga brother. We have the dragon coming from Rinka. Wendell now trying to poke, pero patay talaga doon si brother X-Borg mga brad. Naku po, malalim ata masyado. Pero okay lang na trade yun sana kung namatay sa flicker. Last insanity coming from pero ang ganda na setup ng Fatal Links doon mga brother. King Cutie Forever medyo delikado, ang ganda doon. Johit plus on point rocket kay Kimi coming from Lew. Ang ganda ng banat doon. So they need to be, nako po, the team King Lang Kitsaga po need to be careful because they don't want this chance to slip away. They have the upper hand mga brother against Team Synchronized, and they don't want to give the lead to give the Synchronized team a chance to at least hold the upper hand. Wag na mga brother, they still have complete turrets on all lanes, so they wag na nila ibigyan. Kurt is now very confident with his armor and regeneration. Wala na tong problema, wala na siyang pake. Pero Hi-Hi trying to set up, di siya lang nagpapakita sa mga mapa mga brother. Blindside to, tingnan natin anong gagawin ng brother Kurt. Pero ay down, pero si Rinka namatay mga brother. Rinka is down, but naku po, Liam doing his thing mga brother. Flame shot, tingnan, walang magagawa. Pero Wendell delikado, mambaut na lang. Mid lane delikado rin mga brother, mapupush to, mababasag ang mid lane. Lahat ng team synchronized nasa bottom lane. Miscommunication after miscommunication nangyayari. Pero ito flicker sa Vital Link, no follow up coming from other cores mga brother. Delikado itong sitwasyon na to. So Leo, tignan natin so far mga brother, tignan natin ha. Sobrang delikado ng kalagayan dito ng Team Synchronized with the setup. Thank you.
Kimi only has the glowing one, whereas tignan mo naman, we have the sight and the feather of heaven, pero ito nagkakaseta pa na feather death strike. Tatama ba? Turtle has been slain by Kisi. Ensured na naman, third turtle, lahat ng turtle na take ng team King Langkit Sagapo, Lewin is on the verge of nothingness, mga brother. Nako po, sobrang delikado yan. Esmeralda with the Holy Crystal plus the sight, mga brother. Kurt now has, wala pa nga Oracle yan, going for a breastplate plus the talisman, mga brother. Going for an Oracle just to improve his regeneration passive. The Rogbu has a Blade of Heptasis going to an end, for an endless battle, pero wala na, mga brother. Pagdating sa item, lamang na lamang na ang team ng King Langkit Sagapo. Yan ang makikita nyo, mga brother. With a how much gold, mga brother? We have a 7 almost 7k gold lead. Nako po, we have an, wala pang tank yan, mga brother. They only have kasi King Cutie Forever plus the and using the Esmeralda and KC using the Harit, mga brother. Makikita nyo yung sustainability on those heroes, mga brother, is malakas. Pero papasok ata, hindi, mambaut na lang ang 40 star moon doon, mga brother. Hindi na ginamit just to go in and dive in dahil ayaw nilang pakawalan ang opportunity. Now Kisi is just doing his job, mga brother. And I mostly, pero to feathered airstrike, wala lang, just to check the brushes. Pero I mostly comment here the rotation. This is a team comment, mga brother. Team rotation ang pinakamagandang nangyari dito dahil and Max going on the back lane, pero wala lang, mga brother. Panakot lang, hindi pwede, ibig sabihin hindi kayo pwede umabante with this, with their situation, with the situation of Team Synchronize. Hindi na sila pwede basta-basta makaabante dito, kasi now all lanes are being controlled by Team King Langkit Sagapo. So makikita nyo, brushes after brushes, mga brother, they are being checked by King Langkit Sagapo. And whereas you just kinda check, mga brother, may we have purifies all over the place, so the fatal links is not viable to be set up by brother Hi-Hi. So they will mostly depend on the feathered airstrike for creep minion wave clear. Yun na lang ang kayang gawin ng feathered airstrike, and give Lewin time to at least add another item and to make this a late game and let this game go to the late games, mga brother. Tingnan natin kung anong gagawin na. Wala na, Lord will be given. First Lord pa lang naman yan, but still makikita nyo yung capability ng team comp dito ng ating King Langkit Sagapo. Now they are being pushed dito sa ating base lang. They are being trapped here, mga brother, kasi one wrong move, isang maling mistake, di ba, mga brother, is dead dyan ang team ng Synchronize. So they need to be careful dito, mga brother. I know nagkaroon ng miscommunication and I don't know kung anong plan nila with ito na delikado yan, si brother Rinka. Hindi, alam niya kung nasaan ang Team King Langkit Sagapo. Pero ito na, middle lane, ang Lord papunta na, habang si Esmeralda and Harry trying to push both side lanes, mga brother, just to open those turrets. Pero ito, alam ko mabilis lang mag-clear ng wave to since may glowing mana si brother Leo. Tingnan natin, may casual, diba? Wala naman ata. No fatal links won't be set up dahil may mga purify to. So makakatakas pa rin. Si Rinka, ang hindi mo mararamdaman dito, Joe, hindi mo mararamdaman dito. Hindi yung makapag-defend, pero ito, sinasabi ko sa iyo, fatal link, sayang lang, mga brother, may purify pa yan. Pero Hi-Hi, delikado na matay si Hi-Hi from KC, mga brother. Ang sakit na, wala na magawa dito ang team ng Team Synchronize. Tingnan natin kung matutuloy ba to. Tower lock na, mga brother, yun na, mukhang easy game to. Easy game 3 binigay na, mga brother. They will now go to the loser's bracket and we will move forward to the next match. Pero it's still, mga brother, a good game, well played for the team Synchronize. Pero the most dominant team would be the team King Langkit Sagapo. Congratulations sa kanya, nasa winner's bracket pa rin sila doon, mga brother. Pero nakita nyo, mga brother, 4 and 5 lang ang kills. Objective gaming lang ang ginawa dito ng team Team King Langkit Sagapo. So yan, mga brother, sayang, no? Wala tayong masyado nakita action. Wala, naging passive lang, objective lang, yun lang nangyari, mga brother, no? Yan. So at least